drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa Radyo Nobela. Nobela. Barangay LS 97.1. February 6. At walong tulog na lang. Eh, Valentine's Day na mga kabarangay, mga kapuso. Ano, ano ba ang inyong naka-ready na para sa inyong mga sweethearts, sa inyong mga special someone? Yung iba kasi ang ginagawa nila para practical talaga mga kabarangay, magde-date sila. It's either before or after Valentine's Day. At ang pinaka-practical talaga na advice ko sa inyo mga kapuso, tulugan nyo na lang po yan. Mahal na ang pressure mga bilihin ngayon. Imbis na bulaklak ang ibigay mo kay misis, isang sakong bigas. Praktikala na po tayo mga kapuso, di ba? Kung magbibigay ka ng regalo sa iyong special someone, pambayad ng Meralco! Pambayad ng tubig! Yan ang mga maganda, praktikal na mga regalo ngayon mga kapuso. Hindi kayo masisigawan ng mga asawa ninyo. Si Papa Dudut na ang kasama ninyo sa inyong Radyo Nobela. Makikilala po natin. Today, pangalan ng bida natin si Troy. Etong si Troy, kailangan daw maipasa lahat ng mga subjects niya sa eskwelahan para hindi siya matanggal sa pagiging varsity player mga kapuso. Merong gagawin si Troy na paraan para siya ay makapasa. Practical na paraan para siya ay makapasa. At ano ang gagawin o magiging papel dito ni Ada? Yan ang malalaman natin sa Radyo Nobela. Dali! Bilisan mo namang kumain! Baka hindi na natin sila maabutan! Teka nga! Para namang may mangyayari pag naabutan natin sila? Meron! Meron? Hanggang sulyap ka nga lang doon? Ren naman, alam mo namang hindi ko kayang kausapin si Troy. Ada naman, 3 taon mo nang gusto yung loko-loko na yun. Matapang ka, di ba? Kaya mo yan. Sana nga, bago matapos tong college, magkaroon man lang kami ng encounter. Mag-isip ka ng paraan. Matalino ka. Basketball player si Troy sa university namin. Marami ang nagkakagusto sa kanya. At isa na ako doon. Kaso, hindi ako gaya ng iba. Una pa lang, alam ko nang hindi niya ako magugustuhan. Kaya naman, dumistansya ako sa kanya. Dahil doon, dapat ako lumug... Oh, bro! Huwag ka mawawala mamaya, ha? Oh, man, bro! Ako pa ba? Troy, tignan mo! Mukhang nandyan na naman ang pinakamaganda mong admirer! Grabe ka, bro! Lagi kanyang inaabangan sa labas ng gym, ha? Pansin ko din. Akala mo naman hindi kami magkikita sa classroom. Baka naman ganun kanya kamahal. Matakot ka nga sa sinasabi mo. Nagbibiro lang, to naman. Si Ada, kaklase ko since first year. Noon pa lang, alam ko nang may gusto siya sa akin. Okay naman na sana siya. Matalino, mabait, masipag, pero hindi siya gaanong maganda. Yung mukha niya, puro tagyawat. Yung kilay niya, makakapal at halos magdikit na. Idagdag mo pa yung napakalaking salamin niya na halos magmukha na siyang bubuyog. Isama mo na rin ang pananamit niya. Kaya naman hindi ko siya magawang magustuhan. Troy! Oh, bakit? May quiz daw tayo sa chem. Nag-review ka ba? Hindi. Lagot na. Lagot ka pag bumagsak ka. Baka alisin ka ni coach sa team. Alam ko, hindi ka naman nakakatulong Hi guys! Anong problema? Ito kasing si Troy, hindi nakapag-review. May quiz pala. Nako, huwag kang magkalala. Tutulungan ka ni Ada. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa Radyo Nobela. Nobela. Barangay LS 97.1. Good morning mga kabarangay. Ngayon po ay February 6. At walong tulog na lang.
Valentine's Day na mga kabarangay, mga kapuso, ano? Ano ba ang inyong naka-ready na para sa inyong mga sweethearts, sa inyong mga special someone? Yung iba kasi ang ginagawa nila para practical talaga mga kabarangay, magde-date sila, it's either before or after Valentine's Day. At ang pinaka-practical talaga na advice ko sa inyo mga kapuso, tulugan nyo na lang po yan. Mahal na ang pressure mga bilihin ngayon. Imbis na bulaklak ang ibigay mo kay misis, isang sakong bigas. Praktikala na po tayo mga kapuso, di ba? Kung magbibigay ka ng regalo sa yung special someone, pambayad ng Miralco! Pambayad ng tubig! Yan ang mga maganda, practical na mga regalo ngayon mga kapuso. Gusto po kayo ng mga comments ninyo sa ating Facebook account, Barangay Alas 971. At syempre, at DJ Papa Dudut mga kapuso. Radyo Novela, tugstugan. Crush daw mga kabarangay, parang test paper lang yan, no? Ang hirap daw mapasagot. Lalong-lalo na kung ikaw babae. Kasi alam niyo naman, in the Philippines, di ba? Naturalesa lamang na dapat ang manliligaw, si lalaki kay babae. At si babae, maghihintay lamang ng panliligaw ni lalaki. Sa kwento ni Ada at saka ni Troy, mga kabarangay, sa part 1, nalaman natin na si Ada may crush pala kay Troy na isang varsity player. Samantalang si Troy naman, parang syempre, alam natin, hindi naman magkakagusto kay Ada kasi sa katunayan niyan, pinag-uusapan pa nga si Ada. Ano ba naman yung babae niya? May crush sa'yo, pare, laki ng salamin sa mata, daming tagyawat, ganyan-ganyan. Pero itong si Ada, matalino. Mukhang kailangan ni Troy ng taong matalino sa kanyang tabi na magpapakopya sa kanya every time na magkakaroon ng examination dahil medyo tagilid po sa pag-aaral itong si Troy at mawawala ang kanyang pagiging varsity player kung hindi siya makakapasa sa mga exams. Kaya naman, ang sabi nga ni Ada, pakokopyahin kita crush para makapasa ka. Okay, ang sabi ni Ruth, siguro ang nasa isip ni Ada, dear crush, lahat gagawin ko para lang mapalapit sa'yo. Kahit sa iyo ko na. Kahit sa iyo na ang test paper ko. Okay lang magpakopya. Huwag mo lang kukopyahin yung pangalan, Troy. May kilala akong ganyan. Naalala ko dati na nag-aaral kami ng high school. Sa sobrang kakakopya niya, pati pangalan na kopya. Sa timbangan ng pag-ibig, hindi lang pala sapat na iparamdam mo. Mahalaga pa rin pala ang sagot. Hindi nga lang, oo. Awoy! Kaya nga lahat gagawin ni Ade para mapalapit silang dalawa at mukhang magbubunga ng maganda. Kasi sabi nga ni Troy, kailangan maging magkaibigan na sila. Si Jen, kaloka naman si Troy, papadudod. Ramdam niya kasi na may gusto sa kanya si Ada. Kaya ayan, nilubos na, pati pa hungopya. Hindi pa nga nagawa, hindi ko pa nagayan, papadudod. Yung gagawin ng lahat para sa lalaki, magustuhan ka lang ng crush mo. Si Bella Adriana Resurrection, suki natin. Parang mahirap yata yung ganyang sitwasyon. Yung ka lang magugustuhan at kakaibigan na ng crush mo dahil may ibang kailangan sa iyo. Oy, matindi ano. Hay nga pala sa mga Argiles family, Kataktib. Bustos Bulacan nito. Ayan, kay Sally, Rani, Jella, PJ, Reniel, Celine, Nicole, at ang cute na si Ia. Ayan na. Si Mayna, good morning from Ate Lisa Simbol. Maraming salamat. Ayan, si Mayna raw, everyday na nakatutok sa'yo. Ayan. Ano kaya ang mangyayari sa ikalawang part ng kwento ni Troy at ni Ada, no? Makapasa ba si Troy sa pangungopia? At hanggang kailan siya mangungopia? May chance kayang maging sila. Malay mo, ma-develop, kakakopya. Narito na po ang part 2 ng Radyo Novela. Troy, naiwan mo tong papers mo. Thank you. Ada? Ano yun? Pwedeng favor? Sure. Pwede ka bang maging tutor ko? Ako? Oo, ikaw. Oo naman. Tsaka baka pwedeng patulong na rin akong gawin yung major projects natin. Hindi
ako makapaniwalang kinausap ako ni Troy. At hindi lang yun, ako pa ang magsisilbing tutor niya. Parang dati, sinusulyapan ko lang siya. Ngayon, makakasama ko na siya sa halos araw-araw. Uy, bro! Parang masyado na kayo nagiging close ni Ada, ah. Ano ka ba? Sinasamantala ko lang yung pagkakataon. Sinasamantala? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pwedeng bumagsak ngayong SEM. Kaya nagpapatulong ako sa kanya. You mean, ginagamit mo lang siya? Grabe naman yung ginagamit. Eh kasi totoo naman. Bakit? May intention ka pa bang iba? Wala na. Oh, edi ginagamit mo nga siya. Matalino si Ada. At sa lahat ng tao, siya ang kilala kong hindi makakatanggi sa akin. Alam ko na pwedeng nandyan siya para sa akin ng 24/7. Tsaka hindi ko lang naman to ginagawa para sa akin. Hindi lang to para sa akin. Oh, tapos, ano nangyari? Ayun, kumain muna kami bago kami mag-review. Tapos, tumagal siguro kami ng 2 oras. 2 oras lang? Oo, bakit? Sana, binagalan mo pa ang pagtuturo para naman mas nakasama mo pa na mas matagal. Ikaw ang dumi talaga ng utak mo. Malisyosa. Uy, kunwari hindi niya gusto. Teka, di ba yun yung ginawa mong project niya? Ba't binibigay niya sa iba? Nakita ng 2 mata ko si Troy at isang babae. Maganda siya. Maputi, mahaba ang buhok, makinis. Yung ginawa kong project na para kay Troy, binigay niya sa babaeng yun. Siguro nga hanggang dito lang talagang tingin niya sa akin. Pangit at hindi na yun mababago pa. Radyo, Nobela, Nobela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Nako, nako, nagagalit na si ate mong girl. Medyo masakit talaga sa pakiramdam yun, ano? Yung makita mo yung pinaghirapan mo para sa taong crush mo, pero sa iba pala niya ibibigay. Naka! Sabi ni Ash, ayan, Ash na lang po ang itawag niyo sa akin. Alam niyo, yung mga basketball player na yan, papadudod, bukod sa magaling maglaro ng bola, eh, magaling din silang maglaro ng feelings ng mga girls. Buset, sabi niya. Ayan, panagpasa mo ng yaka. And happy birthday kay Althea Faye Pagilagan. Si Ate Marvy, good morning! At si Christine Arranca, maraming salamat. Okay, may nag-PM sa akin, Dear Crush, kung pagkain lang yung feelings ko, magiging bagong flavor na ako ng hopia. Hopiang asado. Ayan, asa-asa ka lang, ano? Minsan, hindi lang pala malalanding babae ang linta. Minsan, parang si crush mo din pala, de. Grabe ang kapit sa'yo. Para lang sa grades. Oo nga, no? At ang pet malo niyan, mga kabarangay, loading-loady natin itong si Troy. Kasi, yung mga galawang breezy niya, no? Yung para sa kanya, ibibigay niya, nire-recycle. Ibibigay niya sa ibang chicks. Anyway, masakit yan. At kaya medyo nanggagalaiti po itong si Ada, mga kapuso. Yung tanong dyan. Baka naman kunwari ka lang galit. Baka mamaya sa part 3, mapatawad mo na siya. Alamin natin, dito lamang yan sa Radyo Nobela kasama ang inyong Papa. Ako po si Papa Dudut. O, hanapin niyo ako sa YouTube, ha? Papa Dudut Vlog. Barangay LS, tugstugan, ha? Ang Valentine's Day, mga kabarangay, eh, papatakbo ng Wednesday. And 2 days after that, eh, Konghei Pachoy! Konghei Pachay, mga kapuso, no? Ibig sabihin yan, mga kabarangay, eh, celebrating na po tayo ng Chinese New Year. At sa lahat po ng mga kapuso natin, mga kabarangay, meron ako nakinig sa Super Radio DCWB, ano? At nalaman natin na ang isa sa mga swerte daw na gawin, kung meron po kayong mga tanim ng mga halahalaman sa mga paso, bungkalin ninyo yung lupa, no? Pwede nyo bungkalin yung lupa. At the same time, yung mga walang tanim na mga halaman sa paso, pwede nyo lagyan ng mga halahalaman. Oo, pampaswerte, ika nga mga kapuso, ano. Maganda, bago mag Chinese New Year, para ako nag, ako na Mr. ano, ako Mr. Lee, no? Nagpupunsoy na ako, ano. Narinig ko lang, para daw, ano mo yun, walang patay, yung mga patay na mga dahon-dahon, gupitin.
Yan daw isa sa mga maswerte sa pagsalubong ng Chinese New Year. Magandang umaga po. May mga bisita tayo dito sa Barangay LS 97.1 Tugstugan ha. Mga kapuso natin. Mga taga saan po sila, ma'am? Ah, from the US of A. Ay, nako. Marami akong mga friends niya, kaya sanay ako sa Inglisan. Napapakinggan din tayo sa abroad, ha, sa mga nakatutok po sa atin. Baka may mga kamag-anak po kayo sa Amerika. Meron po tayong GMA Pinoy TV doon at may channel tayo dyan na kung saan yung audio ng Barangay LS at Super Radio DCBB eh napapakinggan. Kaya tayo dito sa Barangay LS ay worldwide. Oh, di ba? Worldwide. Parang may sakit na. Anyway, sa ating Radyo Nobela kanina na medyo tragic ng konti yung pangyayari sa buhay ng ating kabarangay na si Ada. No? Itong si Ada umaasa sa isang lalaki, mga kapuso, na itong lalaki nito, akala niya magiging close sa kanya at tanggapin siya kahit hindi siya masyado maganda. Itong si Troy, isang basketball player, mga kapuso. Ano? Kaya pala nakikipag-close itong si Troy kay Ada eh dahil kailangan lang niyang mangopya. No, yung mga examinations, kailangan makapasa. At ano kaya ang kahihinatnan ng ganitong klase ng pagtrato sa tao, no? Kapag ikaw eh nagmamahal, lahat ba kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Kasi si Ada, sabi niya, willing akong pakopyahin si Troy. Basta mahalin lang niya ako. Yan ang malalaman natin, mga kapuso, sa continuation ng ating Radyo Nobela. Pero bago yan, eh mag-hi muna yung mga bisita natin. Ito po, sinong gusto mag-hi? Baka may mga kamag-anak kayo, relatives dito sa Pilipinas. Mga nakikinig, ito pong microphone sa dulo, ayan o. Paki-assist mga OJTs ito, ito, itong mic na yan. Yan! Hello sir, pangalan niyo sir? Hey, ako po si Dino Doliente III. Ako po yung presidente ng Philippine Nurses Association of America. Wow! Sa mga tagapakinig po natin sa buong mundo, sa Amerika. Nandito po ako sa Pilipinas ngayon kay Kuya... Kay Papa Dudu. Papa Dudu. Opo. Yes, salamat. Ipipetition nyo na ho ba ako? Pwede po. may bakante ko sa luggage ko ngayon. So, makakasurvive ako. Kaya ko yan. Okay lang yan. Meron pa kayong mga kamag-anak dito? Ano pong probinsya natin? Ako po, Pangasinan. Pangasinan? Napamakinggan yes. Tayo doon. Yeah. Ilocano. Mga relatives nyo doon? Ano pong mga apelyido? Doliente. Ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Doliente. Anyway, mga kapuso, no, more of your mga tugstugan at syempre mga dramahan. Thank you, sir, ha. Narito na po ang ating continuation sa part 3 ng ating Radyo Nobela. Ada, nga pala, thank you sa project, ha. Naipasko na kay sir. Kay sir mo nga ba binigay? Oo naman. Sana, sinabi mo na lang na ibibigay mo pala sa iba yun. Ano bang sinasabi mo? Nakita ko kayo, Troy. Kitang-kita ko na yung pinaghirapan kong gawin para sa'yo, binigay mo lang sa iba. Ada, sorry. Kaya mo ba ako ginaganito dahil pangit ako? Oo. Sa totoo lang, tinitiis ko lang ang makasama si Ada. Ginawa ko lang naman itong lahat para makabawi sa kanya. Dahil pumasa ako sa quiz noon. Utang na loob, kumbaga. Si Liza, nililigawan ko matagal na. Humingi siya sa akin ng pabor na gawin yung project para sa kanya. Kaso, sa party na yon, ginamit ko si Ada. Sige na, pumayag ka na. Ayoko nga, ang kulit naman eh. Huwag kang papayag na gawin sa'yo yun. So, kailangan kong baguhin yung sarili ko. Kailangan kong magbago para sa lalaking gusto ko. Hindi ba mas mali yun? Ada, hindi mo lang naman to gagawin para kay Troy. Gagawin mo to para sa sarili mo. Sabagay. It's about time na mag-bloom ka. Fourth years na tayo, oh. Pumayag ako na magpa-makeover. Tama si Ben. Hindi lang naman talaga to para kay Troy. Gagawin ko to para sa sarili ko. Para na rin maboost ang self-confidence ko. Buong buhay ko kasi, nakatatak na sa isip kong pangit ako. Panahon na para baguhin ko yun. Ada, ikaw na ba yan? Ayos ba? Wow! Ang laki ng pinagbago mo. Gumanda ka. Salamat. Ah, sige. Mauuna na ako. Saan ang punta mo? Sa gym. May training kami ngayon. Pwede ba akong sumama? Hindi na siguro. Pasensya ka na. Umasa ako.
Umasa ako na baka pag gumanda ako mapapansin na rin ako ni Troy. Na baka pwede niya na talaga akong maging kaibigan. O higit pa doon, nagkamali ako. Siguro nga dapat hindi na tayo umasa sa mga bagay na alam naman natin kahit kailan hindi mangyayari. Dahil kung mangyayari man, dapat noon pa. Dapat hindi na tayo naghintay pa. Ako si Ada at ito ang aking kwento. Kabuuan ng ating radyo nobela mga kapuso. Ano, may mga nag-comment dito, ano, sabi ni Patricia, sana no nagpa-tutor siya sa'yo, tinuro mo na rin sa kanya ang formula kung paano maging kayo o kahit equation lang para magkagusto siya sa iyo. Ayan. Alam niyo mga kabarangay, ano, tama nga naman, ano, bakit ka nga naman mag-hold on sa isang relasyon, sa isang sitwasyon kung alam mo naman na hindi ka naman niya mahal. Diba? So, dapat lang mag-let go ka talaga sa mga taong alam mong hindi ka naman sineseryoso. Andyan lang kasi may kailangan sa'yo. Diba? Yung mahal ka lang kasi kailangan magkaroon ng magandang grades. Diba? Dapat, sa mga kababaihan, sa mga nakikinig po sa atin, ano, sa mga nakaka-relate dito at umaasa kayo na sana pagdating ng panahon, mahalin ka ng lalaking pinapangarap mo, hindi sa ganitong paraan ka dapat sinasamahan kasi may kailangan lang sa'yo. Diba? Dapat minahal ka niya kasi mahal ka niya. Diba? Hindi dahil may kailangan siya sa'yo. Sweet din naman si Troy, Papa Dudut, no? Theme song ninyo, kulang ako kung wala ka. Pero kinabukasan ng theme song daw, lumayo ka man sa akin, huwag mo kong kausapin. Malapit na naman ang bakasyon, magse-sem break din kayo. Ay na nga, nangyari na nga, ano? Ano ang gagawin mo kung ikaw itong si Ada? At kung ikaw si Troy, ano ba dapat ang ginawa mo bilang isang lalaki, isang tunay na lalaki? Pag-usapan natin lahat ng mga comments sa mga kabarangay natin as we go along sa ating radio novela. Dito lamang sa Barangay LS 97.1, mga kapuso, tugstugan na. Nagbabalik po ang inyong radio novela sa Barangay LS 97.1, tugstugan na. Oy, sa lahat ng mga kapuso po natin, sa Cobra Energy Drink, alam nyo, walang talo ang 13 pesos mo ha. Kargado po ito ng Turin at marami pang iba. May inositol, tulong para kayo makapag-focus. May vitamin V complex, tulong na pang-manage ng stress. May ginseng, tulong pantanggal ng pagod. Ang Turin ay tumutulong na pandagdag ng lakas. Alam nyo, ang Turin po ay tumutulong para makapag-pa-improve ng inyong physical performance. Halimbawa ha, sa mga naglalaro ng sports, ayan, basketball, o ano mga activity ginagawa ninyo na pampalipas oras, pandagdag lakas din po ito sa mga kapuso natin, ang mga nagbubuhat ng mga mabibigat, ano, yung mga naglalako, yung mga tangatak boys, mga kargador, o kaya naman yung mga nagtitibag ng mga malalaking semento, yung mga construction workers. Sa Cobra Energy Drink, walang talo ang 13 pesos mo. Cobra Original, yan po ay kulay yellow. At ang Cobra Citrus Blast ay kulay green, only 13 pesos SRP. Ang Cobra Berry kulay red, only 12 pesos SRP sa inyong mga suking tindahan, mga kapuso. At sa ating radyo nobela, nakilala natin si Ada, no? At itong si Troy na nangangailangan ng tulong ni Ada. Ang problema, ang kailangan lang pala sa kanya ni Troy, maturuan siya at mapakopya sa mga assignments, sa mga projects. At isang beses nakita niya si Troy, yung ginawa niyang project, ibinigay pa sa ibang babae. Napakasakit, Papa Dudut. Kaya naman di napigilan ng mga kapuso natin na magbigay ng mga comments. Sabi niya, Seoul G. Park John, ang sakit naman nun, magagamit. Tinulungan mo na nga para pala sa iba yung project ibibigay. Sabi niya, triggered ako ha. By the way, na-miss ko yung kantang na-play ninyo. Ayan, si Mary Jane Cristobal Rio, pumiyaya yung title ng song, si OG Park John sa Aldabion. Ayan, si Mary Jane Cristobal Rio, good morning, papadudot yung mga tugstugan talaga, no? Para akong niyayakap, ang sarap mag-emote, ang ganda ng mga playlist ninyo. Advice lang kay Ate Girl Highs, uso ang mag-ayos nate. Hayaan mo na siya, maglaway siya sa'yo, magpaganda ka na lang. Oo nga naman, ano?
Si Maris Formentera, kapag crush mo o mahal mo, gagawin mo lahat para makasama mo siya. Ang tawag doon, mga kapuso, hashtag UTI. Ang ibig sabihin niyan, umasa tapos iniwan. Pabati raw sa kanyang family sa Looban, Wawa na Sugbo, Batangas. Si Chona, ayan, always naka-tune in ha. Hi nako Ada, don't waste your time kay Troy. You deserve much better than him. There's so many fish in the ocean. Makatagpo ka rin ng taong magmamahal sa'yo. At tatanggap kung sino at ano ka man. Hindi sa taong kilala ka lang dahil may kailangan. Hindi pagmamahal kundi paggamit ang tawag doon. Oo nga naman. Mama Belle! Papa Dudut. Kahapon, ang gwapo ng mga kasama mo ha. Ay, ang gaganda. Nung isang araw yung gwapo. Tapos magaganda kahapon, mga cute. Oo, eh, ngayon ba? Alam mo, punong-puno tayo this week, Papa Dudut, no? Para bigay lang ko lang yung mga guest ko for the following days, no? Bukas ang Baby Boys nandito, ha? Aba? Ang viral na, ano, na grupo yon. At ang pangalan, Baby Boys? Baby Boys. Aba? At dito din si Kim Rodriguez and si Shane Tillen. Yan, babalik dito sa Sikat sa Barangay. Aba, makakapag-Inglisa na naman ikaw. Nosebleed na naman, Papa Dudut. Oo, ngayon, ang kasama mo si ano? Si ang ating Asia's pop si sweetheart. Favorite, oo. Si Julianne San Jose. Susunod na yan, mga kapuso, kaya huwag po kayong bibita. Maraming kayong pag-uusapan, mga katanungan. Oo, may bagong single ngayon, Papa Dudut, kaya pag-uusapan namin yan. Nako, eh, ano bang gagawin ko? Gusto ko makakunik, hinahanap kita eh. Ay, syempre, kasing, Papa Dudut. Pag hinahanap kita sa Facebook, ang daming lumalabas. Hanapin lang po nila ang Mama Belle LS. Ayun. O kaya sa search engine, facebook.com/mamabellemanila. Or ang aming page po, pakilike na rin, Barangay LS971. May Facebook Facebook Live po tayo later. Kaya't antabayanan yan sa Sikat sa Barangay. Susunod na. Maraming salamat mga kapuso. Maraming tayong mga tugstugan para sa inyong lahat, mga kabarangay. Ito, ni-request din to sa aking Twitter. Alam nyo, pwede nyo akong i-PM sa Twitter, ha? At Papa Dudut, o kaya sa Instagram at Papa Dudut, in love ako sa'yo. Yung pagkakasabi, no? Para hindi bagay doon sa beat ng kanta. In love ako sa'yo. Pero yung masaya yung upbeat nung beat ng kanta. Anyway, ito po ang Radyo Nobela. Ako po ang inyong papa, si Papa Dudut. Dito lamang sa Barangay LS 97.1.